Isang aktor na devoted na Katoliko ang may mensahe sa pagpasok ng Lent, mga kapatid. Ito ang kaniyang mensahe para sa lahat na mga Katoliko. Happy Ash Wednesday, everybody. God bless you. And a happy start to a Lenten season. Please make sure we continue to spread love and pray for everybody all over the world. God bless you. Napakalaking celebration natin sa pagpahiwatig na pumasok na tayo sa Lenten season. Ang panahon ng fasting, pag-ayuno, pagsisisi. Pero ito ang kadalasang inatake, tinutuligsa ng mga anti-Catholic dahil ito daw umano ang simbolo at marka ng Antikristong hunghang. Aral ng Katoliko na kinuha sa aral ng Diablo. Ang dalawang aral ng Diablo, 1 Timoteo 4:1, pagbabawal ang pag-aasawa at pag-iwas sa lamangkati o karne. Ang Diablo ay kinasangkapan ng halimaw sa pagbibigay ng kanyang sarili, lakas upang maisakatuparang ang pandaraya. Ang halimaw ay may bilang na 666 at ang katuparan ng mga halimaw ay ang mga papa sa Roma na kinasangkapan ng pagtatatwin ng mga pari. Kaya ang layunin po ng Pasyong Kandaba, Revelation at Tanda ng Santa Cruz ay iisa ang katuparan ng tatak ng halimaw ay ang tatakwin o Tanda ng Santa Cruz. Kaya tupad ang hula sa Revelation, ang mga papa rin kasama ang mga alagad nito at ang Katolisismo ang may tatak ng halimaw. Ng Diyos sa kataas-taasan, kumusta sa lahat? Muli, ito niyo ninyo ni Brother Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago lang kayo sa ating channel, inaniyayahan natin kayo na magikayat sa ating mga kapatid na Katoliko magsubaybay, magtanong. At huwag kalimutang mag-like, huwag kalimutang mag-subscribe. Huwag kalimutang pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan at mag-comment. Di po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa bayong pananampalataya. Isa sa Hollywood actor na si Mark Wahlberg ay may mensahe siya sa pagpasok sa Lenten season. Happy Ash Wednesday, everybody. God bless you. And a happy start to a Lenten season. Please make sure we continue to spread love and pray for everybody all over the world. God bless you. Ngunit ito na pagdiriwang nating mga Katoliko ang palaging tinuligsa ng mga anti-Catholic. Kaya patuloy din natin ang pagsagot punto por punto dahil ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit ay magmuka talagang parang katotohanan lalo na sa ating mga kapatid kulang ang kaalaman. Buksan muna natin sa panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you have instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit, we may always be truly wise, rejoice in His consolation. To the same Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.
Pakinggan natin ang sigurado ako na ito'y isang kaanib ng grupo ni Manalo. Una, yung kanilang pilit na pagbaluktot sa talata, lalo na yung 1 Timoteo Kapitulo 4:1-3, mga kapatid. Aral ng Katoliko na kinuha sa aral ng Diablo. Ang dalawang aral ng Diablo, 1 Timoteo 4:1, pagbabawal ang pag-aasawa at pag-iwas sa lamang kati o karne. Ang Diablo ay kinasangkapan ng halimaw sa pagbibigay ng kanyang sarili lakas upang maisakatuparang ang pandaraya. Ang halimaw ay may bilang na 666 at ang katuparan ng mga halimaw ay ang mga papa sa Roma na kinasangkapan ng pagtatatwin ng mga pari. Kaya ang layunin po ng Pasyong Kandaba, Revelation at Tanda ng Santa Cruz ay iisa ang katuparan ng tatak ng halimaw ay ang tatak rin o Tanda ng Santa Cruz. Kaya tupad ang hula sa Revelation, ang mga papa rin kasama ang mga alagad nito at ang Katolisismo ang may tatak ng halimaw. Tayo umano na tumanggap ng tanda ng cross sa noo. Aral ng Katoliko na kinuha sa aral ng Diablo. Ang dalawang aral ng Diablo, 1 Timoteo 4:1. Ay kinuha daw umano sa aral ng Diablo. Di lang yan, ito sagutin natin punto por punto. Namura ko, Father, yun. Kasi sama-sama na ugali eh. Ang yabang-yabang, kala mo naman kung sino? Napaka-chismosa pa. Siniraan ba naman ako saglit, sa... Saglit. Ano ba kinukumpisal mo? Kasalanan mo o kasalanan ng kapitbahay nyo? What's up, guys? It's your bro, Rins! Ash Wednesday na naman at may abuhan na namang magaganap sa iba't ibang lupalop ng bansa. Mamaya, mga kapatid, ipaliwanag ni Rex the Seminarian ang kahalagahan. Hindi lang sa sacramental na paglagay ng abo sa noo na cross, kundi ang sakramento tungkol sa kumpisal. Pakinggan muna natin itong tuligsa ng Antikatoliko at sasagutin natin. Ang unang halimaw na sinasabi sa Apokalipsis na may pitong ulo ay tumukoy sa pitong burol at pitong hari na ito nga ay mayroon at matatagpuan sa Roma. Nabunyag na ang mga papa ng Roma ang mga halimaw. Ang kwento at kasaysayan ng halimaw ay hindi pa nagtatapos sa kasalukuyan. Nabunyag daw umano na ang papa sa Roma ang halimaw. Mali, no? Bakit mali? Dapat out of context sa history, mga kapatid, at sa Bible scholar. Dahil alam natin na before the conversion of Emperor Constantine, paganism was the official state religion and then Christianity was subject to persecution. Yun ang kasaysayan. Saan ba yan mabasa? Nasa Collier's Encyclopedia yan. Kaya research resist naman pag may time. Paganism was the official state religion and Christianity was suspect and Christians were subjected to persecution. Ang tanong, yun bang Christian na binanggit diyan na subjected to persecution, yun po ba ay mga solpot na sekta sa ating panahon? Tingnan natin ang kasaysayan na ang pamagat ay Europe Before Modern Times by O'Brien sa page 181. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. So ang tinutuligsa at inuusig, mga kapatid, noon pa man ay walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Ngunit nang si Emperor Constantine ay yumakap sa simbahang Katoliko, yon ang victory ng simbahan sa umuusig na makapangyarihang paganismo.
sa aklat na ang pamagat World History by Lani Goldmont Hunt, page 159, and 312 Anno Domini, the work of Christian missionaries was made easier when the Roman Emperor joined the Church, Constantine. He adopted Christianity and made Christianity the official religion of the Roman Empire. Gradually, temples of the old gods were closed and their lands given to the Christian churches. Yun ang kasaysayan. Napakaganda talaga sa kasaysayan, mga kapatid. Kaya tama yung sabi ng isang former Protestant minister na na-convert sa pagkakatoliko, si Henry John Cardinal Newman. Anong sabi niya? To be deep in church history is to cease to be a Protestant. Adversely, to cease to be deep in church history is to become a Protestant. Sa lahat ng mga Bible scholars at history, sino po ba ang tinutukoy na halimaw? Ayon sa Revelation chapter 13 verse 18, napakalinaw. Kahit saan na mga Bible scholars, mga kapatid, ito ang ating mabasa. Who is the satanic beast symbolized by the number 666? Over the centuries, a very great deal of ingenuity has been expended in attempting to answer this question. A further complication arises from the fact that some ancient manuscript of the Book of Revelation gave the number as 616 instead of 666. Among the names and titles have been proposed to solve the cryptogram, the most probable candidate is the Emperor Nero. If we add the numerical values in Hebrew spelling of the name Nero Caesar, we obtain 666. On the other hand, since his name can equally well be spelled without the last N, if we omit the final N, the total will be 616. Ang aklat na ito ay Breaking the Code, Understanding the Book of Revelation with a Study Guide. Yun po ang mabasa natin, mga kapatid, sa kasaysayan. Napakalinaw. Hindi batay lang sa maling interpretasyon na out of context naman ito mga nagsusulputang sikta. Kung paano ang Diablo ay nandadaya, ang halimaw rin ay patuloy sa pandaraya sa pagtatatak sa mga magiging kampon nito o alagad, ginawang kasangka. Okay, sino ba ang tunay na antikristo? Kung tingnan natin ang Biblia, tandaan natin ang nagsulat sa Revelation chapter 13 verse 18, walang iba si San Juan. Dahil si San Juan ang nagsulat, kaya sa ating kasalukuyang panahon, alam niya na may lilitaw na mga antikristo. Kaya sino ba yung mga lilitaw na antikristo? Tingnan natin ang pahayag diyan sa Juan, unang Juan 2:18-19. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin. Di ba? O, ngayon, tingnan natin ang ano po ba paghiwalay nila? Di po ba ayaw nilang tanggapin ang tunay na katawan at dugo ni Kristo sa pamamagitan ng Misa? Mass is the celebration of the Holy Eucharist. Kaya sa Juan Kapitulo 6:66, abay, numero yan ang antikristong honghang. Ito ang mga aral na di nila matanggap mula nooy. Marami sa kaniyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kaniya. Tinanong ni Jesus ang 12, kayo naman, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Pedro, Panginoon, kanino pa po kami
pupunta. Nasa inyo na ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami. At ngayon, natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Yung mga humihiwalay, yun ang kasalukuyang Antikristo. At di tumanggap sa real presence of Christ, tatakyan ng 666 ayon sa Juan Kapitulo 6, 66 mga kapatid. Karamihan na mga anti-Catholic, di mo ba? Allergic ng Santos na Misa. Sabi ni Bro Rostisoy, fake vlog yan sir, gawa-gawa lang para merong content. At kahit na nga fake vlog yan, pero dapat sasagutin din natin dahil tandaan natin yung pahayag ni Dr. Jose Rizal, it is enough for good people to do nothing for evil people to succeed. Ituloy natin. Panang dragon o ng diablo ang halimaw. Sa tala ng Biblia, binigay ng dragon sa halimaw ang kanyang sariling lakas, trono at malawak na kapangyarihan. Ang binabanggit na at ang dragon mga kapatid, yun ang binanggit sa Apokalipsis Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 9. Yun ang kumakalaban sa babae na nanganak sa isang batang lalaki na naghari sa buong mundo. Yun ang ancient serpent na binanggit sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15. At ang babae niyan ay walang ibang katuparan kundi ang mahal na Birhen Maria na dalawang bisis tinawag ng ating Panginoon Jesucristo na babae, Juan Kapitulo 2, versikulo 4, Juan Kapitulo 19, versikulo 26. Ngayon, sino po ba ang allergic sa aral ng Mahal na Birhen Maria? Ito mga nagsilitawan ngayon. At alam nyo ba, i-research nyo, kayong mga nadinggoy nitong mga nagsulputang sikta, no? Huwag nyong takpan ang inyong isipan. I-research nyo. Bakit po ba yung grupo ng Satanic Church na itinatag ni Anton LaVey, una, isa sa kanilang nireject na doktrina ng simbahang Katoliko, ang Mahal na Birhen Maria, ang mga santo, ang santo na misa, ang mga sakramento, ang sign of the cross. Bakit itong grupo na tinatawag na Satanic Church ay nagiging kaisa sa mga nagpakilala na sila'y mga Kristiyano? Kaya, isip-isip naman pag may time, ha? Okay, tuloy natin. Dragon po dito ay mismong si Satanas, nakipagsabwatan sa pandaraya upang maging alagad ng Antikristong hunghang na ito nga ang halimaw. Ang Katolisismo na pinaghaharian ng mga papa ay naniniwala na may doktrina ang halimaw sa pagtatatak. At una, yung pinaghaharian ng papa ang Katolisismo umano, ang titulo ng papa, Servo Servorum Dei, the servant of the servants of God. At yun ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, sino man ang gustong magiging mas mataas, siya ay dapat magiging alagad. Totoo na may tatak ang halimaw, dahil kung tingnan natin ang background, si Cesar Nero noon, siya ang nagdala sa numero 666. Hindi totoo na ang tanda ng cross mga kapatid ay siyang tanda ng halimaw. Mali po yan. Bakit? Kahit nga yung mga ministro, alam ng ministro ni Felix Manalo, alam nyo ba? Na sa Biblia may mabasa na utos ng Diyos na lagyan ng cross ang noo. Ito ay salin at meron po ito, yan o, may nihil obstat ni Baltasar at may re-imprimator ni Jaime Cardinal Sin. Ito po yung mababasa natin. Pakinggan natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod
lumibot ka sa Jerusalem at tatakan mo ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak, dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. Opo, sa Paul, no? Dito pa lang natalata sa Biblia, kung sundan natin ang kinilang doktrina, sola scriptura, the Bible alone, butata na ang mga solpot na sikta. Okay, tuloy natin. Ayan nito sa isang aklat katoliko na pinamagatang Pasyon Kandaba. Ganito ang tala ng isinulat na kasaysayan. Ipag-uutos, magkintal sa noo o kanang kamay, sukat na pagkakilanlan na silangay kampong tunay itong Antikristong hunghang. Ito ang pinapaliwanag ng Pasyon Kandaba. Ang pag-uutos na sinasabi ay ito yung aral na ginawa ng nag-uutos, maaring ipinapaliwanag na may pinakapuno o hari na gumawa ng doktrina upang gawin ang aral na nakapaloob. Ang pagkikintal sa noo o kanang kamay ay sila ang palatandaan o pagkakakilanlan na sila ay... Pagkintal, batay mismo sa narisyon, pagkintal, malaki ang pagkakaiba sa pahayag ni Mr. Sandoval, Michael Sandoval, dahil yung pagkintal sa noo at kanang kamay. Si Mr. Sinita din, pagkintal sa noo at kanang kamay. Pero ang nakasulat, hindi at o, ibig sabihin or. Pero ito ang binanggit niya, na ang pag-antanda sa pamamagitan ng pagkintal sa noo at o, kanang kamay, ibig sabihin kahit saan, noo man o kanang kamay. Pero kung ang pagtanda ng cross ang tinutukoy na tatak ng halimaw, mga kapatid, abay, hindi lang yun sa kanang kamay, noo, sa dibdib at balikat pa. At ang sinasambit natin ay pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Yun po ba ay pangalan ng demonyo? Eh di po ba? Magaling talaga magpilipit ito mga anti-Catholic, mga kapatid. Tuloy natin. Alagad na tunay ng Antikristo sa makatwid, kung may palatandaan ka nito, kinukonsidera na ikaw ay alagad o hinirang ng Antikristong tunghang. Kakagimbal ito, mga ka-MT. Tandaan na ang nagkikintal nito ay ang halimaw o mga papa sa Roma sa pamamagitan ng aral nila, sa pamatnugot na rin ng mga pari sa Katolisismo, sapagkat kapuna-puna rin na ang doktrina ng Santa Cruz ng mga Katoliko ay isinasagawa rin sa pagkikintal sa kanang kamay at sa noo. Ang tanda ng Santa... Yan ang pagkikintal sa kanang kamay at sa noo. Binago na. Kanang kamay at noo, samantalang ang nakasulat sa Biblia, hindi naman at o. Ibig sabihin, sa English pa, or. Ibig sabihin, kahit saan. At yung binanggit nila na Pasyon Kandaba, hindi yan patungkol sa cross, dahil ang patungkol sa cross ay nakasulat sa Pasyon Kandaba sa 210, na ito may akda ni Padre Aniceto de la Merced. Ito ang nakasulat, mga kapatid. Paborito ito sa Iglesia ni Cristo at even sa kay Elisio Soriano. Ipag-uutos magkintal sa noo o kanang kamay, sukat pagkakilalanan na sila nga kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Ito ang paborito nila, pero di naman yan tungkol sa ang pag-antanda ng cross. Dahil kung ituloy natin ang pagbasa, pahina 219, ito ang tungkol sa cross. Oh. Ang daing ko'y kaawaan na makamtan, pakamtan mo ang kanan maging iyong pakinabang nang sa cross mo'y pagkamatay at sa gloria kong walang hanggan. Oh. So, yung ginamit nila, tama yun patungkol sa Antikristo, pero walang kaugnayan diyan ang sa cross. Okay.
Tuloy natin, mga kapatid. Jesus ay siyang tanda ng taong Katoliko. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, ang mag-antanda at ang mag-cruz. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng... Ito, ang ginagamit naman dito ay ang aklat na siya ang inyong pakinggan ang aral Katoliko, na ang may akda ay si Father Enrique Dimon, isang SVD, mga kapatid. At pansinin natin paano nila ginagamit para idugtong-dugtong nila ito. Long cruz ng hinlalaki ng kanang kamay ang unay sa noo. Atin mo nang pagkumparahin ang tatak ng halimaw at ang tanda ng Santa Cruz upang matiyak natin na kung tama na sila ang halimaw. Sino ang mga magtatatak? Sa pasyong tanda ba Antikristong hunghang? Sa Revelation, tatak po ito ng halimaw at sa tanda ng Santa Cruz, Papa sa Roma. Katuwang ang mga pari. Yan mga kapatid, ang atake nitong anti-Catholic. Okay, balikan muna natin ang ginagamit nila. Pansinin niyo ha. Siya ang inyong pakinggan. Ito palaging ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo din. Siya ang inyong pakinggan, ang aral Katoliko ni Father Enrique Dimon, isang SVD. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, ang mag-antanda at ang mag-cross. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng tatlong cross na hinlalaki ng kaniyang kanang kamay. Ang unay sa noo, ang ikalawa ay sa bibig. Ang tanda ng cross ay siyang tanda ng taong Katoliko. Yun ang nakasulat. Batay sa naturang aklat, mga kapatid, napakalinaw na walang kaugnayan yan sa cross. Kung tingnan natin, mga kapatid, yung ginagamit nilang referensya, nagiging diferensya. Siya ang inyong pakinggan, ang aral Katoliko, pahina 11, ni Father Enrique Dimon. Walang koneksyon yan sa talatang Apokalipsis, Kapitulo 13, Versikulo 18. Bakit? Dahil walang binabanggit na salitang pag-antanda ng cross sa Apokalipsis, Kapitulo 13, Versikulo 18-19. Kaya hindi pwedeng iugnay ang sign of the cross sa naturang referensya, mga kapatid, at sa talata. So, wala ding binanggit na salitang cross sa referensyang pasyong kandaba na ginagamit nila sa pahina 210. Kaya, walang kaugnayan ito sa pag-antanda ng cross, mga kapatid. Ngayon, bakit ang mga Katoliko ay gumagamit ng abo sa pamamagitan ng cross? Ito ang paliwanag ni Mr. Curious Catholic. Now, biblical po ba ang paglalagay ng abo? Sa ating pong celebration ngayon, na binubuksan po ang Lenten season sa pamamagitan po ng Ash Wednesday, ano po ba ang tugon ng Biblia dito? Ang liturgical na paggamit ng abo ay nagmula pa po sa panahon ng Lumang Tipan. Sinasagisag ng abo ang pagluluksa, pagkamatay, at penitensya. Halimbawa na lang po sa aklat ni Esther, na nagsuot si Mordecai ng sako at abo nang marinig niyang ang utos ni Haring Ahasuerus o Xerxes ng Persia na patayin ang lahat ng mga Hudyo sa imperyo ng Persia. Sihab naman po na ang kwento ay isinulat sa pagitan ng 7th century to 5th century BC ay nagsisisi sa sapo at abo. Nasa propesya din po ang pagbihag ng Babylonia sa Jerusalem. So, makita natin na mula pa sa Lumang Tipan, mabasa na na ang paggamit sa abo, mga kapatid, ay nagpapahiwatig ito sa pagsisisi ng kasalanan. Na isinulat ni Daniel na, "Ako'y bumaling sa Panginoong Diyos na nagsusumamo ng taimtim na panalangin na may pag-aayuno, sako at abo." Noong 5th century BC, pagkatapos po ng pangaral Jonas ng pagbabalik loob at pagsisisi, ang bayan ng Nineveh ay nagpahayag ng pag-aayuno at nagsuot ng sako, at ang hari ay nagtalukbong ng sako at susumamo sa pamamagitan ng abo. Ang mga halimbawang ito sa Lumang Tipan ay nagpapatunay ng parehong kinikilalang kasanayan sa paggamit ng abo
at isang karaniwang pag-unawa sa kanilang simbolismo. Okay, kung sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ito'y nagpatuloy at ito'y nagpatuloy sa simbahang Katoliko. At kung ang doktrina ng anti-Catholic, mga kapatid, ay sola scriptura, meaning Bible alone, Biblia lang. But wala silang doktrina nito. But allergic sila nito. Okay, tuloy natin. Si Jesus mismo ay tumukoy din sa abo na tumutukoy sa mga bayan na tumangging magsisi sa kasalanan kahit na nanasaksihan nila ang mga himala at narinig ang ebanghelyo. Sinabi po ng ating Panginoon, nakakaawa kayong mga taga Corazin, nakakaawa rin kayong mga taga Bethsaida, sapagkat kung sa Tyre at Sidon naganap ang himala ginawa ko sa inyo, matagal na sana silang nagsuot ng sako at naglagay ng abo sa kanilang ulo upang ipakita ang kanilang pagsisisi. Kinikilala ni Jesus ang pamamaraan na ito ng pagsisisi sa abo. Ipinagpatuloy ng unang simbahan ang paggamit ng abo para sa parehong simbolikong dahilan. Inireseta ni Tertullian na isang second century Christian na ang nagsisisi ay dapat mamuhay ng walang kagalakan, kakagaspangan ng telang sako at sa kasawian ng abo. Isinalaysay din po ni Eusebius na sikat na historiador sa unang bahagi ng simbahan ang mga kasanayan ng simbahan kung paano ang isang nagtalikod na nagngangalang Natalis ay dumatkay Pope Zeferanos na nakadamit ng sako at abo na humihingi ng tawad. Sa madaling sabi, kahit na sa unang mga Kristiyano ay ginagawa ito. Sa panahon din ito, para sa mga kinakailangang magsagawa ng pampublikong penitensya, ang pari ay nagwiwisik ng abo sa ulo ng taong umaalis sa pagkumpisal. Sa Middle Ages, sa 8th century AD, ang mga malapit ng mamatay ay inihiga sa lupa sa ibabaw ng telang sako na binubudbura ng abo ng pari at binibindisyonan ng banal na tubig ang taong malapit ng mamatay na nagsasabing, tandaan mo na ikaw ay alabok at sa alabok, ikaw ay babalik. Pagkatapos po ng pagwiwisik, tinatanong ng pari, kontento ka na ba sa sako at abo at patotoo ng iyong penitensya sa harap ng Panginoon at sa araw ng paghukom, na kung saan ang namamatay na tao ay sumasagot na, ako ay nasisiyahan. Sa lahat po ng mga halimbawang ito, mula Old Testament, New Testament, hanggang sa mga unang Kristiyano, ito ay malinaw na simbolismo ng pagluluksa sa mortalidad at penitensya. Inanyayahan namin kayo na mag-subscribe sa Curious Catholic ni Bro Dens. Itong paglagay ng abo na cross sa noo, ito'y sacramental. May higit pa sacramental at yon ang sakramento na naunang binanggit at pinaliwanag ni Rex the Seminarian. Namura ko, Father, yun. Kasi sama-sama ng ugali eh. Ang yabang-yabang, kala mo naman kung sino? Napaka-tsismosa pa. Siniraan ba naman ako saglit, sa... Saglit, saglit, saglit. Ano ba kinukumpisal mo? Kasalanan mo o kasalanan ng kapitbahay nyo? What's up, guys? It's your bro, Rins! Ash Wednesday na naman at may abuhan na namang magaganap sa iba't ibang lupalop ng bansa. Pero tandaan nyo na sacramental lang yung abo. At kapag hindi tayo inihatid nito sa kumpisal, which is isang sakramento na mas mataas sa sacramental, para lang tayo naglaruan ng abo. Para lang tayo mga naputokan ng bulkang taan. Mas mataas ang sakramento ng kumpisal kesa sa pagpapahid ng abo. Dahil doon tayo tinuturo ng abo sa kumpisal. At kahit na mismo yung Ash Wednesday service, pero nakapagkumpisal ka, daig mo pa yung mga taong nagpapahid ng abo, pero hindi naman nangungumpisal. Kumpisal ang panawagan ng abo, dahil ang simbolo ng abo ay pagsisisi at pagbabalik loob. At ang sakramento ng kumpisal, kung gagawin natin ang tama, ang maghahatid sa atin sa tunay na pagsisisi at pagbabalik loob. At ang magpapanumbalik ng pakikipagkaibigan natin sa Diyos na sinisira ng kasalanan. So paano nga ba mangumpisal ng tama? Number 1, prepare yourself. Huwag kang papasok sa kumpisalan nang hindi ka nakahanda o dahil napagtripan mo lang. Alam mo dapat yung mga kasalanang nagawa mo na pinagsisisihan mo ng buong puso at kaluluwa. Bago ka pumasok, pagnilay-nilayan mo kung ano pa yung mga bagay na nagawa mo na nakasakit sa damdamin ng Panginoon. At magkaroon ka ng totoong paghihinagpis at pagsusori. Hindi lang dahil sa gusto mong makalusot or what, kundi dahil talagang nasaktan mo ang damdamin ng Panginoon sa nagawa mong Yun ang tinatawag na act of contrition, mga kapatid. So, inaaniyahan po tayo, lalo na
pumasok na ngayon ang Lenten season, ang Kwaresma, mga kapatid. Obligado tayo na hindi kakain ng karne sa Friday. Di lang sa Good Friday, mga kapatid, kundi sa lahat ng Friday sa buong taon ayon sa ating canon law. Okay, tuloy natin. Number 2, no excuses. Kung ikukumpisal mo ang mga kasalanan mo, dapat no excuses, no falsehood, and nothing to leave out. Dapat humble ka to accuse yourself of your sins. It's your fault. Huwag kang mag-excuse. Hindi yung, namura ko father yun. Kasi sama-sama ng ugali eh. Ang yabang-yabang, kala mo naman kung sino? Napaka-tsismosa pa. Siniraan ba naman ako saglit, sa... Saglit. Ano ba kinukumpisal mo? Kasalanan mo o kasalanan ng kapitbahay nyo? Dapat ganito. Father, sorry po. Nagalit po ako sa kanila. Namura ko po sila. Naisumpa ko po sila. I'm really, really sorry, Father. Aww. Dapat din, you should tell the truth. Dapat sincere ka. Hindi yung iti-twist mo yung nangyari. Father, siya po yung nauna. Naaya lang po kasi ako. Pero ang totoo, ikaw yung may gusto. Dapat ganito. Father, sorry po. Ginusto ko po yung nangyari. Ako po yung nauna. Ako po yung nagbigay ng motibo. At higit sa lahat, dapat wala kang itatago. Kailangang sabihin mo lahat-lahat kung talagang totoong nagsisisi ka. Naikumpisal mo na ba lahat ng mga nagawa mong nakasakit sa damdamin ng Diyos? Hindi rin po pala ako nakasimba nung Linggo at... Yun lang po, Father. Kapag ganun ang nangyari, lalabas ka sa kumpisalan na hindi napatawad ang mga kasalanan mo at nadagdagan pa ng isa na tinatawag na sacrilege o pambabasto sa sakramento. Number 3, firm resolve. Dapat kumbinsido ka sa sarili mo na hindi ka na muling gagawa pa ng ikakasakit ng kalooban ng Diyos at iiwasan mo na talaga ang kasalanan at ang mga bagay o tao na nagtutulak sa'yo na gumawa ng kasalanan. Hindi yung, Father, sorry pero gagawin ko ulit yun mamaya. O kaya, Father, promise, hindi na ako makangabit. Pero i-friend ko na lang sila sa FB. Kung totoong nagsisisi ka, gagawin mo ang lahat-lahat para hindi na magkasala pa. Tulad ng pagkakumbinsi ni St. Dominic Savio, death rather than sin. Gugustuhin pa niyang mamatay kaysa magkasala. Number 4, do penance. Gawin mo agad yung penitensyang sinabi ng pari at huwag mo nang ipagpaliban pa yung paggawa ng mabuti. Kung sinabi ng pari na makipag-ayos ka, you have to reach out right away. Kapag sinabi ng pari na cut all the connections, you cut it right away. Kapag sinabi ng pari na magdasal ka ng isang daang ama namin, dasalin mo ito agad-agad ng may buong kataimtima ng puso. Dahil yung mga penitensyang gagawin mo ay para din sa ikabe-benefit ng kaluluwa mo at ng buhay mo para tulungan kang iwasan ang mga kasalanan at bilang pagbabayad puri na rin sa mga nasira mo dala ng iyong mga kasalanan. At number 5, thank the Lord. Pagkalabas mo ng kumpisalan, pasalamatan mo ang Diyos sa biyaya at grasya ng sakramento na nagpatawad ng iyong mga kasalanan at nagpagaling ng iyong kaluluwa. Thank the Lord from the bottom of your heart for all He went through sa kanyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus para lang maibigay sa iyo ang sakramentong ito. Binili niya ito ng kanyang sariling dugo upang maibigay sa atin ng walang bayad. Okay, ininiyahan din namin kayo na mag-subscribe sa kay Rex the Seminarian, mga kapatid. Marami kayong matutunan sa kaniyang channel. Okay, tuloy natin itong anti-Catholic. Pare-pareho lamang po ito. Una, ang Diablo ay binigay ang sarili sa halimaw. Sila ang mga tinatawag na antikristong hunghang at ang halimaw naman ang katuparan ng mga papa sa Roma. Sila ang una at ikalawang halimaw sa Biblia. Ano ang mga simbolo ng mga tata? Sa Pasyong Kandaba 666, sapagkat nakasalig ito sa Revelation. At sa Revelation o Apokalipsis o Biblia, 666 din po ito. At sa tanda ng Santa Cruz naman na aklat ay Cruz. Pare-pareho lamang po ito, atin pong pag-aralan. Wala pong binabanggit na literal ang tatak 666. Oh, so walang binanggit na tatak 666, pero yung cross umano. Paano magiging 666 ang cross na ang sinasambit diyan, pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at napaka-biblical na binasa pa ng ministro ni Felix Manalo na si Ramel Parva sa
Ezekiel Kapitulo 9, na lagyan ng cross ang noo. Napaka-biblical pala mga kapatid. Giniit na dahil meron talaga silang doktrina ng total apostasy, yung doktrina ng Iglesia ni Cristo na kinopya sa Seventh-day Adventist, at yun din ang doktrina ng Saksi ni Jehova, ito ang kanilang maitim na propaganda na ang may tatak ng halimaw ay ang Catholic. Pero napansin nyo ba na ang kanilang mga tuligsa at pag-uusig sa pananampalatayang Katoliko mula sa doktrina ng simbahang Katoliko ay hanggan lang ito saan? Sa Papa. Narinig nyo na ba ang mga ministro ni Felix Manalo at ang mga pastor ng mga anti-Catholic, mga kapatid, na kanilang tinutuligsa yung nagtatag ng simbahang Katoliko? Hindi. Dahil pag kanilang aatakihin yung nagtatag ng simbahang Katoliko, mapilitan sila sa paggamit sa kasaysayan. At lahat ng kasaysayan, Gloria Encyclopedia Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the Divine Society founded by Jesus Christ and endowed by the pouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, hence often called Roman Catholics. At panahon pa ni Felix Manalo, yung paggamit nila sa Unang Timoteo Kapitulo 4:1 na ang nakasulat kasi, "Now the Spirit speaketh explicitly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to the seducing spirits and the doctrines of the devil." At ituloy nila sa 3 na ang doktrina ng demonyo, nagbabawal sa pag-asawa at nagbabawal sa pagkain ng anumang lamang kati o karne sa mga araw na ipinagbabawal nila, at gagamitin nila yung dalawang aklat Katoliko. O, sa lahat ng mga CFD, mag-ingat talaga, dahil ito ang kanilang ginagamit. Una, yung pamagat pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons, dahil ang nakasulat na ipinagbabawal sa mga saserdote ang pag-aasawa matapos na sila ay maordinan. Kaya tukmang tukma o mano, at sino ang nagbabawal sa pagkain ng anumang lamang kati o karne sa mga araw na ipinagbabawal niya, lalo na sa Kwaresma? Gagamitin nila ang isang aklat na siya ang inyong pakinggan, ang aral Katoliko na ang may akda ay si Father Enrique Demond isang SVD, na nagsasabi na ang ikalawang utos ng Santa Iglesia Katolika sa atin ay mag-ayuno at huwag kumain ng anumang lamang kati o karne sa mga araw na ipinagbabawal niya. Pero mga kapatid, out of context sila itong mga anti-Catholic. Bakit? Dahil kung tingnan natin ang Douay Version Bible sa Unang Timoteo Kapitulo 4:1-3, napakalinaw ang tinutukoy dyan sa footnote na iyon ay tumutukoy sa tinatawag na Gnosticos, Albigensian heresy. Marriage is wrong, free love and suicide are good, all animal foods are to be avoided. Yun ang aral na yan na tinutukoy sa Unang Timoteo 4:1-3. Pero tandaan natin, kung literal talaga ang interpretasyon nila na ang paggamit sa Unang Timoteo Kapitulo 4 Versikulo 3 ay bawal talaga ang pag-aasawa, yung celibacy, at ang celibacy ay aral ng demonyo. Aba, lalabas na ang ating Panginoong Diyos nag-utos ng aral ng demonyo. Bakit? Dahil ang Diyos mismo may pagkakataon na nagbabawal siya na mag-asawa.
Saan yan mabasa? Nasa Jeremiah chapter 6 verses 1 up to 2. The message came to me from the Lord. Do not marry any woman. You shall not have sons and daughters in this place. So, ibig po ba sabihin, dahil sinabi ng Diyos, do not marry any woman, aral na yan ng demonyo? Kaya, dito malalaman natin mga kapatid na hindi lahat na pagbabawal na pag-asawa ay saklaw sa 1 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1, kama 3. Kaya, kung nagbawal man ang Diyos sa talatang Jeremiah chapter 16 verses 1 up to 2, ay may dahilan yon. Ganon din ang mga paring Katoliko at ang mga madring sa simbahang Katoliko, mga kapatid, na kung hindi man sila nag-aasawa, pinili man nila ang vow of celibacy na sa tingin ng mga iba't ibang nagsusulputang sikta, yan ay aral ng demonyo. Mali. Dahil kung tingnan natin ang sabi ni San Pablo, tandaan natin, si San Pablo ang nagsulat sa 1 Timoteo Kapitulo 4, 1-3, at si San Pablo ay walang asawa. Unang mga Korento Kapitulo 7-8. Ito naman ang masabi ko sa mga walang asawa at sa mga biyuda, mabuti pa sa kanila ang manatiling walang asawa tulad ko. O di po ba sabi ni San Pablo, mabuti pa sa kanila mananatiling walang asawa tulad ko. Ikung sa panahon ni San Pablo, mga kapatid, nandiyan na itong nagsusulputang sikta, baka sasabihin nila, mali yan. Aral ng demonyo yan. Ano pa ang sabi ni San Pablo sa unang mga taga-Korento, Kapitulo 7:35? At ito'y sinabi ko sa inyong sarili, kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat at upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon na walang abala. Ano daw umano? Upang makalingkod sa Panginoon na walang abala. Sa anong paraan na maglingkod sa Panginoon na walang abala? Ituloy natin, 1 Korinto Kapitulo 7:32-34. Ito po ang mabasa natin, mga kapatid, sa magandang balita, Biblia. Nais kong malayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinakakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon. Kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit, ang pinakakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito. Kung paano niya mabibigyan kaluguran ang kaniyang asawa. Dahil dito'y hati ang kaniyang malasakit. Gayun din naman ang pinagkakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o ng isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat nais niyang maitalaga ang kaniyang katawan at espiritu sa Panginoon. Subalit, ang pinagkakaabalahan ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, kung paano niya mabibigyan kaluguran ang kaniyang asawa. Napakalinaw, mga kapatid, ang pahayag ni San Pablo. At kung ginagamit nila itong 1 Timoteo Kapitulo 4, 1-3, na sa pari daw umano ito ng simbahang Katoliko, tugma, mga kapatid, mali. Bakit? Kung meron mang talata sa Biblia na tugmang-tugma sa buhay ng pari
at sa mga obispo, walang iba ang pahayag ng ating Panginoong Hesus sa San Mateo Kapitulo 19, versikulo 12. For there are different reasons why men cannot marry. Some because they were born that way. Others because men made them that way. And others do not marry for the sake of the kingdom of heaven. Let him who can accept this teaching do so. See, yun ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. At di lang yan, mga kapatid. Tingnan niyo ang pahayag Kapitulo 14, versikulo 6 sa mga nagsasabi na ang hindi pag-aasawa o silibasi ay sa demonyo. Ito ang mabasa. Ito ang mga lalaking na natiling malinis at hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero saan man siya magpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. See? Napakalinaw, mga kapatid, ang nakasulat. Mga lalaking hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sila yung sumusunod sa yapak ng kordero, ibig sabihin sa ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong, ang ating Panginoong Hesukristo ba mayroong asawa? Wala. Kaya, ano nakasulat? Pinili sila mula sa mga tao para handog sa Diyos. Ang tanong, sino ang mga yon? Aba, hindi pwedeng mga pastor yan. Dahil may mga asawa ang mga pastor. Nagkaroon silang kaugnayan ng mga babae. Nako, hindi pwede namang mga ministro yan. Di po ba? Walang iba kundi ang mga pare sa simbahang Katoliko, mga kapatid. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.